Hello everyone, welcome sa League Photos and Film. In today's episode, we will unbox the Rodecaster Pro. Welcome back guys, dito po sa ating channel. At sa mga bago lang dito, this channel is all about photography, filming, live streaming, unboxing, review. At this time, mag-unbox tayo ng Rodecaster Pro. More on sa podcasting at sa live streaming. Makakatulong to. Isa tong all-in-one console, no? So, mag-unboxing tayo. Hindi natin, ipakikita lang natin yung mga basic na pwedeng ibigay nito, lalo na doon sa mga nagla-live stream. So, this is the unboxing now. Medyo malaki rin tong box na to, no? Sa box niya, siyempre, meron siyang manual. I think this is the biggest manual o guide na nakita ko sa for all things o item o material o gear na in-unbox ko. Napakalaki. At siyempre, meron din siyang, ito yung guide to no? Para sa soundpad, yung mga yan. Of course, meron siyang USB for PC connection at saka yung kanyang pang power source. So, yan lang yung mga nasa box niya. Okay? So, this is the unit natin. Makikita nyo, meron siyang 4 mic. No? Meron siyang channel, 1, 2, 3, 4 channel. At meron siyang sa USB. Meron din siya para sa PC, sa laptop, pwede nyo i-connect. At siyempre, meron din siyang mobile. No? Ito yung mga during your live streaming o podcast, pwede kayong tumawag, meron kayong guest, phone call, pwede yan. At siyempre, meron tayong Bluetooth. So, lahat ng mobile, pwede rin i-connect. iPad, pwede rin. At meron tayo ditong, ito yung mga soundpad effects. At siyempre, ito yung mga volume monitor ng mga headset. At saka yung master volume. Meron din tong, mga button na to. Ito para to sa, pwede nyo i-stop o i-on para marinig nyo sounds ng bawat nakakonect. So, tingnan natin yung kabilang side, yung sa back side. So, here meron tayo, ito yung mga XLR, 1, 2, 3, 4. Ito yung 3.5 jack, para sa mobile yan, okay? Ito yung sa monitor, yung quarter inch. So, yan, pwede yan. Meron din siyang left and right output for monitor. Kung meron kayo speaker, pwede nyo dyan ilagay. At kung saan kayo pwedeng mag-record, ang nakalagay, dito kayo pwede mag-record. Sa micro SD, no? Hindi siya yung full-size card, no? So, micro lang siya. Ito yung ating connector para sa PC, ang ating USB. Ang ating power source, dito niya siya pwedeng isaksak yung ating power source. And of course, yung ating on and off. Ito siya. So, titingnan natin, open natin ito, titingnan natin yung basic function nito. Alright? Kung hindi ko makalimutan, no? Meron nga pala itong 3.5mm jack earphone sa harap niya, no? So, para hindi ka mahirapan kung ikaw yung MC, kung ikaw yung producer, madali mong mag-access yung 3.5. Okay, so ang control niya, yung number one knob. So guys, inilagay natin yung isang mic and yung power source, inilagay natin. At i-on natin. Okay, dito sa likod. Rodecaster Pro. Oh, medyo colorful siya. Ito niya, ang dami niyang So here, nakakonekta kasi tayo sa sa line 1 dito. So, kung makikita nyo, pag fader out nyo to at nilagay nyo itong ganito, tinap nyo yung mic. Ayan, makikita nyo, pumapasok siya, di ba? Ayan, So, may sound siya. Yan ang sound siya, nasa tayo. Ngayon, itong setting, kung makikita nyo yung setting, meron tayo dito. Na andyan, meron dyan sound. Ito yung sounds, ito yung mga soundpad. Okay, maraming soundpad dyan. Pwede nyo siyang, bank 1, may bank 2, meron na rin na ilagay ako dyan kasi, So, yan, pwede nyo yung gamitin. Tatap nyo lang yan. At meron ditong channel. Ito yung mga channel. Mga setting, meron dyan. Basic lang pakita natin. May advanced dito. Audio. Operation. Yan, meron mga hindi natin masyado iyaan yan. Ang pakikita ko lang sa inyo, pag tinap nyo tong channel, lumalabas to. Ito yung audio processing. Okay? Ito yung mga high pass, noise gate, denoiser, mga compressor, at saka meron tong effects. Ewan ko kung parang yata yan
para gumanda yung boses mo, parang nasa radio station ka, parang ganon. Ayan, meron din yun yan. Ayan, yung big button na yan. No? Ngayon ko lang din nakakita yan eh. Mga compressor, pwede kayong mag-adjust dyan kung marunong kayong ano ng compressor, pwede yan. Okay? Now, ito yung isang advantage kung road user ka talaga. Kasi ito yung setting na pakikita ko sa inyo. Kung kinlik nyo itong number 1, kahit anong mic, okay? Kung pipindito yung microphone, may preset siya kung ikaw ay gumagamit ng mga Rode Procaster, mga Rode Broadcaster, o kaya yung Rode NT1, o kaya yung Rode PodMic. Yan yung ginagamit ko ngayon. At saka yung Rode NNTA. Na yan, meron dyan. May EBRE20. Kung meron kayong mga ganyan, may ano na yan, nakapreset na yan. Ngayon, kung hindi naman, meron din nakalagay dyan condenser o kaya dynamic. Kung hindi nyo alam kung anong klaseng mic kayo, pwede nyo i-search yan sa Google. Okay? May level yan. Ayan, katulad nito, medyo mababa siya, no? Kasi, kita nyo, yung level ng mic nyo dapat na andito sa green. Kaya kung nasa 21 level ka, meron din siyang phantom power. Okay? So, kung parang ilalakas mo siya, para ma-reach mo yung pwede mong ilagay yung phantom power. Ayan, lumakas siya. So, parang ganyan. Dapat, pag basic na sasalita ka, ayan, ano lang, dapat nasa ano ka lang, nasa naandiyan ka lang sa level na yan. Kasi itong mic na to, medyo gain hunger to, no? Napaka, ano nito, tahimik. Kaya, ewan, sa susunod na content natin, mayroon din ako ipakikita dito. Kasi, dapat yata mayroon itong mga, ano, gain booster, okay? At syempre, meron din itong, ito yung record button. Okay? Pag gusto mo mag-record, pwede yan. Okay? Kung halimbawa, ipipindutin mo yan, ayan o, mag-uumpisa na siya mag-record. Ganyan siya. So, yan ang ginagawa ng mga podcaster, no? Nagre-record sila, and then yung audio kinukuha nila, itinidikit nila sa video. Okay? So, ganyan. So, te-testingin natin kung anong sounds nito. Okay? Gagamitin natin. At itong naririnig nyo kasi sa Rode Wireless Go to eh. Ito lang yung basic, no? Hindi ko pa in-depth review nito. Titingnan na natin yung sounds nito compare dito. Ito, naka Rode Wireless tayo. Ngayon, ang maririnig nyo yung sounds ng Rodecaster Pro. So, guys, ayan. Ang naririnig nyo ngayon, itong podcast na to. Ito yung naririnig nyo sa sounds ngayon. So, ito yung out of the box. Wala itong enhancement, wala itong processing, wala. So, kung makikita nyo, andali ah, hindi ko ata pwedeng, ayan, pwede. Titingnan natin, titingnan nyo yung audio processing, kung anong itsura niya. Ito yung processing niya. Ayan, naka-off siya. Okay, naka-off siya. So, ganito yung natural na walang effects. Pero pag nilagyan nyo na ng effects yan, ito ang mangyayari. So, ito yung sounds niya pag may mga effects. So, medyo malaki yung pinagbago niya. No? So, ganito yung naitutulong niya. At syempre, meron din mga sound pa dyan. Tulad dito, itong... So, ayan yung mga ibang ano. Ay, hindi pala. Ito pala. Pipindutin nyo pala to para marinig nyo. Ayan. Ito yung narinig nyo na ngayon. So, yan yung mga basic na ginagamit natin. Siyempre, yung volume, dito rin, pwede nyo itaas. Pwede nyo siyang i-stop. Pag hindi nyo gusto siyang marinig, pwede nyo. Okay guys, so yan ha. Yan ang record natin. Ito yung sample video niya, audio niya. Okay? So now, ito naman yung bumalik na tayo sa Rodecaster, sa ating Rode Wireless. Alright guys, that is for today. And I hope you enjoyed the video. At sana meron ko din na kayo nakuha ng tip para sa ating pagla-livestream o kaya yung pagpa-podcast natin. Okay? At kung siyempre, kung nagustuhan nyo, give a thumbs up. At siyempre, kung may mga comment kayo o suggestion na ating pwedeng content, just comment down below. Don't forget to subscribe at hit nyo na rin yung ating bell notification. Okay? So, hanggang dito na lang tayo dito po sa Link Photos and Film. See you in the next one.